Salud po tayo. Bigay paggalang sa katauhan po ng inalokdangan si Apo Kunching. Buti ng Ama kay dakila niya. Kung tunay nga lamang pagtitiwala ang lubos siya, mapapatotohanan niya ang hiwag at himala niya sa buhay ng bawat isa. Kung tunay nga lamang susunod ang bawat anak niya, mapapakilala niya kung gaano kabuti siya. Kung tunay nga lamang kikilalanin ang mga salita niya, mapapatotohanan ang buhay na buhay sa bawat anak niya. Kahit ang bawat nagsasabuhay ng mga salita niya, tunay na mapapatotohan ang buhay na kumakalinga siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang mga binahagi na ng Ama ng kakayahang magtiwalang lubos sa Kanya, manampalataya at kumilala sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sinidlan niya ng tapang, ng talino, ng kakayahan, ng pagbabata, upang silang maging isang halimbawa't huwaran. Na mula pa sa unang tipan at sa unang buhay na yugto ng buhay ng tao, yaon na ang mga patutuong isinasalaysay nila. Kaya kung ang tao ay totoong mananampalataya at nagtitiwalang lubos sa Ama, makakakuha sila ng ganang pagkakatiwala na di dapat patayin at mamatay dahil yaon ay buhay na patutuo ng mga kapwa nila na hindi naman ito'y isang kayabangan o pagpapayabang sapagkat anong silbing ipagyabang mo't ipamagyabang mo ng ipagyabang ang hindi naman totoo na para lamang ipasikat mo ang sarili mo at ipagmagaling mo na gayon ang nangyayari sa buhay mo. Hindi bagat ang pinagmamagaling at ipinagpapasikat ay pang tao lamang. Subalit, ang bigyan mong parangal at papuri ang Ama sa mga papuring walang hanggan na dapat mong ibigay sa Kanya nang dahil sa nararamdaman mo, natanggap mo, nakilala mo kung paano siya kumilos sa buhay mo, ay isang pagsisiwalat kung paano kahiwaga siya sa buhay ng bawat isang nakatamo sa Kanya. Kaya kung paano ang mga anak na ito na ipinagkatiwala ng Ama ang Kanyang Espiritu, upang puspusin at malubos ang kanilang pananalig, sila naman ang nagiging daan upang lumago at lumawak kung paano mapaabot sa ibang daigdig ng tao na ang sabi nga niya ay sa apat na sulok na daigdig na ito na lumaganap ang kanyang kahiwagaan na mga salita at gawa. Nawa mga minamahal, patuloy niyong hanapin at namasumpungan ang katotohanan. Patuloy niyong damhin ang Diyos na walang hanggan at patuloy niyang ipapakita sa inyo kung paano siya kumilos na buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Dakilang walang kapantay ang Ama. Ngunit, kailan nga ba siya mararamdaman at matututunan ng lahat ng mga anak niya? Kailan mo ba siya kailangan? Sa oras lang ba na may hihilingin ka? Sa oras lang ba na may gusto kang maibigay niya? Hindi. Sa bawat saglit, kailangan mo siya. Sa bawat saglit, siya ang kailangan mo. Sapagkat, anuman ang nasa sa iyo, karangyaan man ang kabuhayan, kalakasan man ang katawan, kailangan mo siya. Sapagkat kung hindi sa kanya, wala kang buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang mga tinatalaga niya na mga hinirang, inangkupan niya ng ganang kaiba upang ang kaibang ito ay siyang maging patutuo na kapag nasumpungan mo'y Ama, tunay nang iniiba ka na nga niya.
Kaya ang mga naibang mga anak niya na ang pag-iisip ay iniba at ang damdamin ay naiba, hindi ngayon matanggap at makilalang lubos ng kapwa nila yung mga kanilang sinisiwalat na pawang katotohanan. Kaya naman nagkakaroon ngayon ng hidwaan yung mga taong wala sa katotohanan. Sila-sila naghihidwaan, subalit yung mga nasa katotohanan, sila ay matamang nakikinig, nagsusuri at nagmamasid, subalit hindi sila nakikihala-hala na alalaumbaga ay sa kwentuhang nakikibahagi na sila mismo'y makikipag-away din mismo. Kundi sila ay nakapagsasabing, oh, bakit kayo nagkakaganyan? Anong dapat paglabanan? Anong dapat pagpartihan? Anong dapat pag-awayan? Iisang bahagi ang ama, yaon ay espiritu niya, na kung tatanggapin lahat ng tao, hindi siya dapat pagbahabaginan, hindi siya pagpapartipartihan, kundi siya ipakipag-isahan ng mga anak niya. Kaya't kung ang lahat ng mga anak niya ay nakikisang totoo sa kanya, walang bahaginan ng bahabahagi na kung papaano tinatalakay ang panglupa, kundi ang para sa kanyang kabanalan. Buhay bang ama? At tiyaw ng pawang katotohanan, mga mahal. Kaya habang ang mga nakiisa, nakipagtotoo at nakadamang lubos sa kanyang mga layunin, hangarin na kay inam at kay buti, sila mismo, pawang kaisasaya ng damdamin nila. Pawang kaaliwa ng nararamdaman nila. Pawang pagtitibay ang sumasa kanila. Habang sila'y dinadalisay, lalong nag-aapoy, nag-aalab ang pagnanasa nilang magsiklab ang pagtanggap at paglulunsad ng kanyang kabutihan. Sapagkat ito ang tinala ng ama sa isip nila. Ito ang binubuhay ng ama sa damdamin nila upang sila'y gamitin at mahayag kung sino ang ama at ano siya. Yaw na nga ang mga pinupuspos ng kanyang espiritu upang ang kanilang kapwa na hindi maulatan ang kanilang sariling pagkatao, may espiritong uulat sa kanila na ang kapwa bibig nila na katulad nilang tao, siyang maririnigan nila ng kaibang pangungusap. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya dito ngayon minamasdan ng ama ang mga anak niyang binahaginan. Kung papaano sila ay lubos tumutupad at tapat na tumatanggap na kung papaano sinasabuhay ang kaloob sa kanila. Kaya naman, kapag nakita ng kapwa-tao nila na naiba nga sila at iniba sila at nagpabago ay siya, tunay ngang hindi lahat ay makakaunawa sa kanila. Tunay ngang hindi lahat ay tatanggap ng may galak sa kanila. Tunay ngang susuriin at pakakasuriin sila ng kapwa nila. Subalit, anumang panunuri, pagsusuri ang ginagawa ng kapwa nila, hindi sila natitigating. Hindi sila nababahala sapagkat ang amang nagpatatag at nagpatibay sa kanila, siyang kanilang damang-dama na bawat araw at gabi mang sa pag-usad ng panahon na nabubuhay sila, wala silang inaalala kundi siya ang pag-asa. Alalaumbaga, isa ba kayo sa binahaginan niya ng matibay na pagtitiwala, ng matapat na paniniwala at binuksan ang inyong paunawa, magalak kayo at magpuri sapagkat maunawaan nyo kung sino siya, matatanggap nyo kung ano siya at patuloy nyong hahanapin ang mabuting paglingap niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahana. Kaya naman sa unang buhay nila, na kung masdan sila ng kapwa-tao'y mangmang, lalampalampa at napakaduwag. Katakatakang inibat na bago nga sila. Ang kanilang kamangmangan ay naging katalinuhan. Ang kanilang kaduwagan ay naging katapangan. Ang kanilang kalampahan ay naging matibay sapagkat ang amang tinanggap nila ang tumupad at gumanap sa lahat ng nabago at naiba sa kanilang katauhan. Mga mahal, magalak kayo at magpuri. Kung sa kabila ng dinadaluhong kayo't inaagaw ng dilim, subalit ang amang tumanglaw at nagbigay liwanag, siyang sa inyo'y humahawi sa dilim na yaon upang makapanahan ang liwanag sa inyo at patuloy niyong matupad yaong kanyang layunin. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, ang pagkatao'y madaling matalo kapag ang inisip niya'y alalahanin sa buhay niya.
Subalit ang espiritong nakalaan at handang sumaklolo, kung tunay na suma sa tao, hindi nananaig ang anuman sa pagkatao, sapagkat ang espiritong malakas sa katauhan niya, siyang tinataglay at tumataglay upang anuman ang bawat balakid at panghihina niya ay maging isang daan na matuwid na tatahakin niya ang daan ng katotohanan. Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Kaya naman ang mga anak niyang nagtataglay ng pawang katotohanan at banal na espiritu, anuman ang sambitin at sabihin ng kapwa nila, sila'y bingi sa pangsanlibutang salita, sila'y bingi sa pangtaong salita, ngunit malakas ang pandinig sa pananalita ng Amang Dakila. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan ang may pandinig ay nakarinig. Nawa, sapitin ninyo sa buhay nyo yaong tinuran at inilahad ko upang kayo mismo rin ang isang magpatotoo, gayon nga palang kumilos ang Ama sa buhay ng mga anak niya na tuwirang tumanggap at nilukob ay siya. Siya mismo bilang espiritu sa buong pagkatao upang balumbungan siya ng liwanag, hindi ng dilim. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tapat ang mga salita niya, totoo ang wika niya. Totoo po ba ang wika niya? Dakila ba ang salita niya? Wagas bang mangusap siya? Kung magkagayon na totoo, wagas at tapat ang pangungusap niya, dapat lagi niyong tatandaan, ang pagpapagaling ay sa Ama at ang ginagamit niya ay kapwa-tao lamang sa lupang ito. Subalit, gayunpamang pagkatao ang ginagamit niya sa mga anak niya, ang mga nakakadama na tuwirang siya ang nadarama, hindi magtatanong at mag-alinlangan sa hiwaga at kapangyarihang magagawa niya. Mga minamahal ko, mayroon bang napaka-imposible na nagaganap sa buhay niyo na hindi niyo kayang unawain at mawawaan? Huwag na kayong magtaka, sapagkat ang Ama, sa lahat ng gawa niya, hindi makakaunawa ang taong-tao ang pag-iisip at taong-tao ang kalooban. Subalit ang nasa Espiritu, unawang-unawa ang nagaganap na himala at tiwaga. Kaya nga nakatuunang diwa, sa bawat araw, may Ama na hindi magmamaliw ang kalinga. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano baga kung ika'y niyurakan, pinagtawanan? Ano baga kung ika'y tinalikdan, iniwanan? Ano baga ang lahat na ito'y tao ang gumawa sa'yo? Huwag lang ang Ama, may pagmamalaki mo, anak ka niya, sa takdang panahon, naalipin ka ba, palalayain ka, ginulapi ka ba, itatawid ka, hinamak ka ba, siya ang Ama mo, kailan may di ka pinababayaan. Tandaan mo, anak, na mahal ka. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga maliwanag niyang sinabi sa Eklesiastiko, nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao at walang nalilingid sa Kanya ni anuman. Buhat pa sa pagkabatay, mahilig na sila sa kasamaan. Puso nila'y parang bato at hindi nila magawang iyon ay maging makatao. Nang itatag ng Panginoon ang iba't ibang bansa sa daigdig, binigyan niya ng bawat bansa ng kanyang tagapamuno. Ngunit, ang wika nga niya, ipinadadama sa kanyang init ng kanyang pagmamahal at hindi pinababayaan kailanman. Yung mga anak niyang kung minamasdan ng Panginoon ang pamumuhay ng mga tao ay para sa kanyang gawa ng tao'y malinaw pa sa liwanag ng araw. Buhay bang Ama! Mga minamahal, ano nga ba ang layunin mo? Mamuhay ka ng masaya, maligaya?
Hindi mo ito makikita sa bagay at sa lapi lamang, kundi kapag tinanggap mo at sinabuhay mo yaong amang, sa'yo'y nagpahiram ng buhay upang buhayin ka rito sa lupa na hindi pinasasakitan, pinahihirapan. Kaya dumaranas ka ba nang sa palagay mo'y pinahihirapan ka at pinasasakitan? Huwag mo isipin yan, nagkakasala ka. Sapagkat iyay daan lamang at paglipas ng panahon. Hambing lamang sa hangin kapag hinagupit kay nararamdaman mo kay lakas at kay tindi ng mga bagsak ng ulan. Subalit, pag pinaram niya yan, wala nang bakas kailanman. Na hindi mo na makita kung paano pumatak ang ulan sa iyo na nakailalaki ng mga patak upang ikay buhusan at balutan niya ng tubig. At lalong hindi mo alam kung paano niya pinapawi iyong napakalakas na hangin para ikay ipagpad. Kung magkagayon at kilala mo ang Ama, alalahanin mo sa kanyang lahat ng hiwaga at himala. Upang makatawid ka sa iyong mga pinagdaraanan, huwag mo lilimutin, Ama mo ang sayo'y bubuhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, nilwalkot dinatal ang marapat na pagnilayan, kayong sa palagay nyo'y hirap at kasakitan, ang sa inyo'y dinaranas at kayo'y nalulumbay. Tigibin nyo ng galakang inyong kalaban at patuloy nyong pagtiwalaan. Mayroong kayong amang mapagmahal. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Sapagkat kung di siya, wala kayo. Kung siyang kinikilala nyo, lahat ng wala sa inyo, may pagkakalob nito. Lahat ng di nyo kaya, makakaya ninyo. Sapagkat siyang kakayaan nyo, siyang bisig at lakas nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan ang Diyos na buhay, na kapag sinabi mo, Panginoon, pasiklabin mo at pagalabin ang Espiritu mo upang palakasin ang aking kaloob at katauhan ay maging ganap na, maging maliksi para sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, saan ka kukuha ng liksi? Hindi ka makahihiram, makabibilit, makahihingi sa kapwa mo. Ang kaliksihan ng katawan ay sa kanya nagmumula. Saan ka hihiram ng buhay? Kahit pagkayaman-yaman mo, hindi bibigay sa iyo ng kapwa mong buhay niya para ipagbili ang yaman mo. Ay tanggapin niya. Mga mahal, sa lahat ng hindi dapat hilingin, na kung ikaw ay kumikilala sa Ama, huwag mong hihilingin. Ngunit ang dapat mong hilingin, Ama, sa twinay, manguna ka. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat, kapag sinabi mo at inamin mo sa Kanya, mahina ako, Ama. Walang pangunawa, walang lakas, walang kakayahan. Subalit ikaw ang nagpahiram ng buhay ko. Ang lahat ay kaya mong ipagkaloob sa akin ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, tigibin nyo lamang ng pagtitiwala, tigibin nyo lamang ng paniniwala, kakibat at kalinsabay ng pagtupad at pagtalima, pagsunod sa mga aral na mabutit kay inam, patototohanan ng Ama sa inyo, buhay siyang inyong tinatawagan sa bawat saglit ng buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, hindi may tatago sa Kanya ang kanilang kasamaan at nakikita niya ang lahat nilang kasalanan. Ngunit ang Panginoon ay mapagbigay at kilala niya ang Kanyang mga nilalang. Kaya pinatatawad niya sila sa halip na pabayaan, parang sinsing na pantatak sa paningin ng Panginoon ang mabuting gawa ng tao. Mga mahal, walang taong di nagkasala at nagkamali at nagmalabis. Subalit sa lahat ng ginagawa ng tao, ang nasa't layo ng Ama'y magbalik loob sa Kanya. Kaya't kung paano mo binibigay ng buong buong sarili mo, sino ka para hindi ko kupin at tanggapin niya? Samantalang hinihintay lamang niya sa tinanak ko, lumapit ka sa akin. Ang paglapit mo'y gawin mong matapat at gawin mong totoo na ako'y iyong tinatanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam,
ne karameneyahanam. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Tapat bang ama? Pera, pera, pera. Ayan, maganda yan. Ano, diba? Lang nyo. Eh, isipin mo ba nang isipin yung pera? Kung ang ama na may wala sa isip mo, ba hindi ka bibigyan pera? Pag mo isipin ang pera, isipin mo siya, may pera ka. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Yan ang sekreto, mga mahal ko. Kung di nyo matarok, kung di nyo malirip, abutin nyo na lamang ang mababang inaabot nyo. Yaon ay ang magpakababa kayo sa kanya at tuwirang ang kataasan niya ay ibababa niya at upang sa gayon matarok maabot nyo kung sino siya. Buhay bang ama? Mga mahal, bilang tao kapag may pinagdaraanan ka, nalilito, nagugulo ang isip mo, hindi ka makakausad. Subalit bilang tao at nasa espiritu ka niya, hanapin mo ang matuwid at katotohanan niya. Lilinisin niyang isip mo, papayapain niya ito, aaliwin ang puso mo, ituturo niyang marapat para gawin mo ang para sa'yo na nakakabuti, makakabuti, at di mo namamalayan, nakakausad kang gana. Ang may pandinig ay nakarinig. Subukan niyo, hanapin niyo siya. Dito niyo siya ikuyong, huwag dito sa bibig niyo ilabas, sa puso niyo. Ikuyom niyo siyang mainam. Huwag niyo siyang palalabasin. Itahan niyo siyang mainam. At kayo'y makakadama. Masasabi niyo, buhay siya sa bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Kaaliwa ng buhay. Tanda ninyo, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Nekkaramenayahanam. 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 Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ayan o. Dakila ka, o aming Ama. Ang lahat sa buhay ko'y batid mo sa tuwina. Kailan ba'y hindi ka nagbabago, Ama? Dakila ka, tapat kanino man, ikaw ang siyang buhay. Dakila ka, o aming Ama, ang bawat gawa mo ay hiwagang tunay. Di kayang liripin ng isipan ng nilalang, subalit ang iyong Espiritu'y buhay, yaon ang siyang magbibigay linaw upang mawawaan ang iyong aral. Dakila ka, o aming Ama, ang lakas at tibay ay ikaw lamang. Kung di sa iyo ay hihiwalay, matutuntun makakamta ng tagumpay. Dakila ka, o aming Ama, ang lahat sa buhay ay tanging ikaw lamang. Di ka kailanman nagpabaya kanino man, lahat ay nalayan mo ng kabutihan. Dakila ka, Ama. Dakila ka, Ama. Buhay bang Ama? Sapagkat dakila siya, lagi niyong tatandaan may magagawa siya. Lagi niyong tatandaan may gagawin siya. Kung nagluluwat man ang mga plano niya bago kayo ay aliwin at bigyan ng kaliwan, huwag magluwat ang pananalig niyo at sumawa kayo, kundi lalong mag-umalab ang pagtitiwala niyo habang naghihintay kayo. Buhay bang Ama? Dakila ka, o aming Ama, ang bawat araw at gabi, ikaw lamang.
di ka napaparang, di ka mamamatay, di maglalaho ang iyong kapangyarihan. Dakila ka, kailan pa man naman, dakila ka, tunay. Ikaw ang siyang lakas pagtitibay, sa bawat minuto at segundo'y sao lamang. Hirap mang dinaranas, batid mong lahat yaan. Patuloy na ikaw ang siyang magbibigay ng tunay na kasiya at kagalakang taglay upang patutuhanan ika'y buhay. Dakila ka, o aming Ama, ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Di mapaparang ang iyong kapangyarihan, di mawawaklit pangako mong tunay. Ikaw, Ama, ang siyang aming buhay, sambitin niyong tuwiran bawat araw. Tanging sa'yo, sa'yo lamang, O Ama, ang lahat ng wagat himala sa buhay. Kung paano ay kayo ay binuhay lang, kayo'y anak na tuwirang ganap na minamahal. Tuwirang siya'y asahang lubusan, kailan ba'y di kayo iwan? Kailan ba'y di kayo iiwan? Buhay ba nga, Ma? Dumanas ka ba ng lumbay? Ama ang kaliwa. Dumanas ka ba ng hirap? Siyang kaganhawahan. Dumanas ka ba ng sakit? Siyang kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Diba? Sabi ko, habang nagbabahagi si Mother, Ama, aliwin mo naman kami. Idatal mo ang marapat na mensahe. Umawit ka. Diyos ko, tama ko. Narinig ng Ama. Dakila ka, o aking Ama, ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Kailan may hindi napaparam, lakas mo at tibay, ligayang taglay sa'yo'y ibibigay. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, Ama. Ayan, mamulaklak kayo. Lagi niyong purihin ang Ama para pagpalain na kayo. Buhay ba ang Diyos? Ay, kasarap kaya. Ayan o, bibigay na. Yan, mamulaklak kayo. Sige, mamulaklak na kayo. Dahil may misa bukas, parang rat-rat ano, minadali. Pero masaya no, dakila talagang Mama. Paano ka ba namang malulumbay? Kasama mo ang Diyos. Paano ka ba naman mag-alala? Eh, anak ka nga niya. Paano ka mawawalan? Eh, mahal ka niya. Kaya lagi niyong tandaan, may magagawa siya. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso niyo. Baunin niyo na sa paglisan niyo ang galak na umaalab sa puso niyo at pag-asang buhay na buhay na siya'y may magagawa at di kayo pababayaan kailanman. Pagpalain kayo.
tayo na magsiuwi.